dito kung saan ang namumove yung object NP within a clausal domain ay scrambling. Okay. So, yun yung put yung color pink na, na yellow tapos may chocolate syrup. Scramble, guys. Scramble. Okay, tingnan natin yung 45. John really did go there. Okay, assume natin na yung finite inflection will assign nominative to the subject NP John. Okay? Kung merong adjacency requirement dun sa case assignment, then it's surprising na yung John ay pwedeng i-separate sa did. Pwede intervening adverb really. Naalala natin, yung I, John ay yung did. But ganun. Yung isang strategy would be to assume that in 45, yan, yung John really did go there. Yung John ay nag-originate sa position na immediately left ng did. At na-move lang across the adverb. So really, John did go there. So yun. Or another possibility, ay restrict natin adjacency condition sa case assignment. Sa case assignment under government. Okay? Na yung nominative case assignment sa 45 ay hindi depende sa government but rather it depends on the specifier head relation between specifier dominated by IP and inflection. So yun. So dun mahalaga yung specifier head relation actually. At hindi lamang basta yung case assignment based on ano, dependent on government. We could say na yung kung ang case assignment ay assigned kung ang case ay assigned sa specifier head agreement configuration, yung adjacency condition is not relevant. Since yung specifier head yung nakapangyayari dun sa sentence na yan, hindi na relevant yung adjacency condition. Okay, next, passivization, preliminary, second to the last topic. According to the case filter, all overt NPs sa sentence ay ma-assign nang dapat ng case. Naalala natin yung case filter. The case filter ay satisfied sa 46A. Nakita nyo. Italy beat Belgium in the semifinals. Okay? Yung inflection plus tense plus agreement, therefore mag-assign ng nominative sa Italy. Yung transitive verb na beat, mag-assign ng accusative dun sa direct object niya na Belgium. Yung effect ng passivization, tinitingnan dito sa libro na familiar dun sa traditional literature natin pa rin. Una, passivization ay mag-a-affect ng morphology of the verb. Kita natin sa 46b. Yung verb, naging participial yung form, tapos accompanied by the auxiliary B. Diba? At yung passive sentence na kung saan yung agent ng activity ay hindi expressed ng NP in an A position. Ano yung A position? Yung A position, yun yung position na pwedeng ma-assign na ng case. Yun lang naman. Kaya A, di ba? Assignable. Assignable position. Argument position. Assignable position. Okay. Argument position. Yung mga arguments, usually the subject position, subject and the direct object. Di ba? So, arguments yun. Okay. So, ulitin natin. Sa passive sentence, ang agent ng activity ay hindi expressed ng NP sa argument position. Kita natin dun sa 46B. Ganyo. Wala yung agent. Kung saan pwedeng maglagay. Kasi, position naman ito. If we wish to refer to the agent of the action, we need to use an adjunct PP. Headed by preposition by. Which itself carries the notion of agentivity. So, may agentivity kuning yung by, di ba? Okay. 47, assigns theta role agent sa NP na Italy. So, ito, assign. Yung agent role, hindi kailangan i-express sa 46B. Di ba? Bakit? Yun na, parang award. Paano na yan? Hindi pwedeng i-express. Okay, balikan natin yung chapter 1. Inintroduce doon yung projection principle, di ba? Na, ano sinasabi? Syntactic structure should be determined by lexical properties. Diba? I-adopt din natin yung theta criterion. Ano sinasabi ng theta criterion? Each theta role associated with a predicate must be assigned to some argument. Diba? Bawat isang case, bawat isang theta role, dapat merong projection na NP or isang clausal na complement.
Yung 46A, magsasatisfy ng theta criterion at projection principle. Tingnan natin. Italy beat Belgium in the semifinals. The NP Italy is assigned the external role agent. External theta role agent. Yung direct object NP Belgium ay assigned ang internal theta role patient. Diba? 46A. Situation B, medyo malabo. Malabo na. Kasi, meron tayong parehas na predicate bit na mayroong the same meaning ng 46A na bit. At kailangan, at should have this, ano, this theta grid presented in 48. So, 46B, merong isang argument na, na theta mark, yung Belgium, the subject of the sentence. Intuitively, sabihin ng mga native speakers, siguro, di ba, mukhang mali na i-assign yung external agent role sa NP na Belgium. Kasi sa 46B, tulad ng 46A, yung NP Belgium does not refer to the agent of BIT. Diba? Yung NP is assigned the patient role. Dito sa 46A, patient. Tapos eto, patient din. Pero dapat, ano daw, kasi nasa labas ng ano, nasa labas ng verb. So, ano na yun? So, i-conclude natin na yung agent role, number one, ay hindi assigned sa isang NP ng isang A position. Tapos, isang crucial property ng passive verbs na nagpe-fail sila mag-assign ng external theta role sa NP na nasa argument position. So, nagpe-fail sila na mag-assign ng ano, na nasa labas. Right? Pero, makita natin sa 46B, parang tama naman, di ba? May implied agent na yung someone bit Belgium, di ba? Okay, so therefore, to the rescue si Jay Glee at si Roberts, 1986-1987 respectively, nagpropose na yung agent role is not absent in passive sentences. Okay? Rather, it is absorbed by the passive morphology of the on the verb. So, yung word beaten. So, absorbed sila doon. A word, diba? So, makahanap lang talaga ng sagot, diba? External theta role cannot be assigned to an NP in an A position kasi absorb ito ng passive ending. Okay? Yung end. Yung beaten. Yung agent, kung ang agent ay kailangan i-express overtly, expressed ito by means of an adjunct PP with by as expressed in 47. Okay? So, yun daw yun. Okay, balikan mo yun. Okay, makikita natin na yung, alam natin na yung beat theta marks Belgium. Right? Okay? So, makikita natin ng pinanggalingan ng Belgium nasa position, nasa internal, yun ang internal argument. But it is the kailangan, pero in the internal argument position, it cannot be assigned case. Dahil passive ngayon. So, it has to move to be assigned, be able to be assigned case. By infield. Okay now? So, we're beaten Belgium in the semifinals. No? If it stays as in the internal position, argument position, hindi ma-assign ang case dahil passive verb natin. Right? So, kailangan lumipat. Since the subject position is empty, pwede siya lumipat doon. Doon, mapapwede na siya ma-assign ang case na infield. Kaya kung papalitan natin ng pronoun sa libawa, yung she beat him in the semifinals, yung him, pag nilipat na, magiging he na, kasi yung nominative, yung na case, nag-assigned by the inflection. Okay, so nag-move a word. Okay, tingnan natin yung 49. Yung verb occurs in participial form believed with be. The external theta role is not assigned to the NP. Okay, so 49B, the subject position is occupied by it. Ano yung it? Expletive, di ba? Isang element na walang theta role, di ba? Expletive is allowed in the subject position precisely because the external theta role ng believe ay hindi assigned sa isang NP. Okay, so ito yung dapat merong assigned na NP. Eh, walang tumutugon, so si it na. So, expletive yung ginamit na. Okay. Ang tanong, bakit hindi tayo makapag-introduce ng expletive sa subject position ng isang passive sentence? At tulad nung nandun sa 50A. Kaya, tas yung complement NP na Belgium, ilagay pa rin natin sa VP internal position. Ba't hindi pwede yung it was beaten Belgium?